nilutuan kanina. Hi everyone! Time check is already 11 o'clock ng gabi. Bakit ba gising takot this time? Kasi ang mga tao dito sa bahay namin, graveyard nagtatrabaho. Kaya sinasabayan ko rin. Kaya ang sleeping pattern namin ngayon is like a vampire, you know? Na kung tulog kami sa umaga, gising sa gabi. Ganon. Kaya up to now, gising pa ako. You know, after ko magugas ng pinggan. And then, magawa ng mga kung ano-ano na lang para to make myself busy. You know, kasi I'm not working. Nandito lang ako sa loob ng bahay. You know, ito lang ang remember na ikwento ko sa inyo. You know, at this age, you know, ngayon 51 na ako. You know, but last year, I did my living will. Di ba kwento ko sa inyo? Kumuha ako ng living will ko. Kasi, dito kasi sa Amerika, pag hindi ka gumawa ng ganun, kukunin ng government ang kung anong pinaghirapan mo kasi wala kang mga beneficiary. You know, kaya na napaisip talaga ako noong na yung connecting flight ko na in South Korea, yung inihiwalay kami, you know, although American citizen, dito, ganun, sumisigaw sila. Yung hindi, dito sa kabila. Tapos, mostly, hindi naman chine-check yung mga baggage. Hala, ni-check nila, so, you have to cooperate. Sige lang, kunin nyo kung ano, basta makabalik lang kami sa lugar kung saan kami, you know, So, kinuha nila, you know, ang mga magusto, hindi naman sa magustuhan, but mostly, yung mga pasalubong na mga pagkain, which is nakalagay na mga beef flavor, pork flavor, and then chicken flavor. Yun pa lang ang suspect nila eh, 2019. So, doon ako na, mostly nita-travel ako without my husband. So, ako na talaga, you know, doon ko na, bigla akong natakot. You know, can you believe it? Yeah, everybody screaming kasi gusto nila mag-cut sa line namin kasi some of them, you know, hindi nakadaan sa screening kasi galing kami Pilipinas, then napunta na sa Korea, connecting ko. So, doon mo talaga makita na nagja-jump mata ko, umiiyak, ganun, kasi hindi makasama sa flight. Kasi hindi nila na-follow ang mga dapat nila i-protocol. Yung iba ayaw mapabukas ng box, you know, kasi na-screen na eh, you know, tapos i-open ulit, yeah, tsaka nagahabol ka ng flight na kung saan namang destination sila. So, doon ko na-realize na you need to be prepared. Prepared ka talaga sa lahat ng bagay. Kasi hindi mo alam, they might, na may iban mo ang mahal mo sa buhay na hindi ka handa. Marami kang what if. What if I don't do this? What if I don't do that? You know? Doon ko na realize na dapat handa. You know? Kasi hindi naman natin hawak ang buhay. Hindi tayo titanium na forever tayo sa mundo. So, God forbid na lang, you know? Doon ko na-realize, we have to do our living will, you know, kami mag-asawa, I talked to my husband, and he agreed, sabi ko, kawawa naman yung mga anak natin, you know, at first, sila talaga ang priority natin, and then, we just end up, nawala silang makukuha, you know, nakukunin na lang ng estate, so, we have to be prepared, you know, maliit, malaki, at least, they have something, you know. And I talk to my children too in front of my lawyer na these are the things na ano lang to, you know, think it's a bonus, you know, bonus for you guys, you know. Hindi kayo dapat to depend on this, you know, from whatever you inherit to your mom and dad, you know. Kailangan talaga be prepared ka, you know. So, what we did equal share sa mga anak namin. Yun ang naano ko eh. Kasi
and now, you know, can you believe it? Nakasmile lang sa'yo ang tao, tapos bigla na lang mawawala, you know. Ang hirap nun, and they are not prepared. And I have, some of my friends are not prepared, you know, na mawawala, you know. At saka kawawa yung mga bata, you know, whoever, you know, nga sana mapunta sa kanila. Kasi kukunin ng estate yan, bahay mo, sasakyan mo, kung ano mga personal property mo, you know, whatever you earn na nandito ka sa Amerika, kukunin yan. Pag wala ka mga beneficiary, kung wala ka pinag-iwanan, hindi na yung dati, magsisulat ka lang, o maraklara, nandun lang pala sa refrigerator yung iniwan. Dapat talaga you got something, you know, in written, you know, na may notary, you know, nga ginawa mo. Kasi hindi na kinoconsider ngayon yung nandoon sa bulsa na iniwan, you know. Hindi, kailangan talaga notarize lahat, you know, and acknowledge ng estate lang lahat ng mga iniwan mo. You know, kasi hindi natin alam ang buhay, you know, there's no temporary at all, you know, kailangan talaga handa tayo. Yun lang na i-share ko sa inyo, you know, being prepared na ang ating mahal sa buhay ay hindi iiyak na naghahanap pa kung anong kailangan, you know. mamubrehimbas pa sila or magkautang-utang pa sila. At least everything prepared, and iiyak na lang sila na nawala tayo sa buhay nila. Yun lang, you know. Kasi sa edad ko na 51, you know, ano ba bang kailangan ko? At least kung ano man siguro ang darating sa buhay namin, bonus na lang yun, na blessing ni Lord, you know. Especially our health, you know. Yun lang sa akin, you know. Wala na akong hinihiling, you know. Kung may ibigay man, di salamat, you know. Yun lang na i-share ko sa inyo. And if you interested, you can email me, especially yung mga nakatira sa mga foreign country. Alam mo naman, mga rules, you know. Maliit mat malaki, you know. Kailangan talaga maganda tayo, you know. And I know one lawyer can help you doing that, you know. Kasi hindi natin alam ang buhay, you know. Kailangan tayo prepared. Okay, yan lang ma-share ko. At you can send me in my messenger so that i-refer ko kayo sa kanya. And nakakaano naman yung budget, you know, it's up to you kung paano mo siya split up, you know. Pero sa akin kasi hinandaan ko talaga yan, you know, para matapos na, you know, kasi hindi natin alam ang buhay. Yan lang naikwento ko sa inyo. Okay, bye, see you in my next vlog. I hope you subscribe to my channel. Okay.